You can now listen to DZRJ 810 AM from all over the world through Radio Garden. Step 1, go to the App Store. Step 2, download Radio Garden. Step 3, wait for the app to plant seeds. Step 4, search for DZRJ 810 AM. Remember, it's free on all mobile devices. Hanggang saan natin sa pool is bumulot ng baril. Kung may kulang na pagdudulot ng baril, at ipinalo sa akin, dito malo, sa ulo, ano, sa ulo ako tinamaan. Ano ba kaya ang pagkaramdam ng mga bigpong biktima na susumbo sa amin? Malas ang talaga ng nalibiktima. At nagpakita na ang pulis na mukhang kapre. Bon Pulpo, nagpagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Pulpo, siyang bahalang bumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutupi. Pulpo, nagpagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Pulpo, siyang bahalang bumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutupi. Sinimulan ni Ate Aling at ni Kuya Mon. Programa na binuo nilang dalawa na pun. Mga krimen at anumalya ay lahat baon. Walang mitis lahat na suko. We never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan, di mo nakahilangan. Kung mag-alilangan, handang-handa kang tulungan. Hanggat ikay nasa tama at wala sa kamalian. Siya ang nagsitig kamay na pwedeng-pwede hawakan. Na wala na sandali at muli nagbabalik. Isinama ang anak sa pwersa na parang nitig. Pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bon Pulpo ang pangalan, siya ang bago nating kakampi. Bon Pulpo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Pulpo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Hey, Pulpo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Pulpo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Alright, ayan, magandang-magandang hapon. Magandang araw po sa ating lahat. Ito na, siyempre po, alas tres na po ng hapon. Ibig sabihin, 3 o'clock habit, isumbong mo kay Tulpo na po. Ako po si Aline Ferrer, inaanyayahan ko po kayong samahan kami. Isang oras po tayo maglilingkod sa ating mga kababayan. Mamaya po may mga sumbong mo tayo, ha. Pero siyempre, ako po hindi nag-iisa. Meron po akong partner. Ang aking partner, siyempre narin yan. Si partner Bon, Bon Tulpo, hello? Partner, where are you? Nawala ka, partner. Anyway, mga kaibigan, ngayon po ay October 22, araw po ng Webes. Sabi ko, ang bilis naman ng araw. Webes na pala. Sabi ko, parang kakalunis lang. Ngayon ay araw na ng Thursday. Anyway, si partner Bon ay remote. Hiwalay kami ngayon. Siya po ay nasa office, doon po sa tanggapan center natin, sa Sumpungan Center. Ako po ngayon ay nasa studio, ito po sa DZRJ sa Makati. Kaya po, kasi sabi ko, teka kahapon, diba? Sabi ko sa inyo, nagkaroon tayo ng technical problem, nawalan mo kami bigla ng internet service kahapon. Kaya sabi ko, makapunta na lang nga dyan sa studio. Ayan, ayan ang aking poging-poging partner. Partner, magandang hapon. Yes, magandang hapon. Ako naman si Bon Tulpo. Nagsasabing magandang hapon, Luzon, Visayas, at Mindanao, at sa buong mundo. Partner, kumusta ka? Ang ganda-ganda mo dyan sa iyong kinalalagyan, ha? Puputi ka, gumanda ka, umayos ka, lahat. Umata pati. Ay, kala, isahan mo ako. Hindi, kanina kausap ko siya ang complainer. Yes. Ulit-ulit lang kasi yung ano eh. Dapat sabi yung sasama. Sabi ko nga, may mga bisita ka, may mga complainants kang inaasikaso kaya hindi ka nakasama dito sa studio. At anyhow, yeah. Di balik. Dahil sa teknolohiya, magkasama pa rin tayo sa programa. Of course. Hindi, bukas sasama naman ako sa'yo tomorrow kung magla-live ka. Promise ko sa'yo. Sasama na talaga ako. Ayan. Dami ko ng utang sa'yo, partner. Eh. Maganda ang panahon, partner. Tinan mo, swabeng-swabe lang. Kita mo ba dyan? Yan, swabe, medyo. No? Tsaka hindi ano. Hindi maraw. Tsaka hindi rin na... sakto lang, hindi makulimlim. Yes. Medyo makulimlim konti, pero maganda, maganda ang panahon. Oo, umalis na kasi yata si Pipito, yung ating bagyong si Pipito. Yes, so, kalit na.
nakaalis na siya. Kaya lang yung nag-iwan quarter ng maraming maraming pinsala, maraming tubig. Yun lang. Baka. Tatlong araw ba naman siya na minsala, tuloy-tuloy na ulan. Hindi siya malakas eh. Hindi. Medyo mahina siya pero tuloy-tuloy. Maraming tubig po na naiwan dyan sa, especially sa may Lopez, Quezon. Binabaha po ang Lopez. Kaya ho, sabi daw nga yung mga dating magsasaka pa ang partner, bankero na muna ngayon. Bankero na muna ngayon. Ayun. Bankero na muna dahil binaha. Yung kanilang mga palayan, ako, medyo malapit na sana eh, yung mga palay nila. Pero inabot itong si Pipito. Kaya malaki yung pinsala nitong bagyong ito. At ang magandang balita niya, Quad, at least walang ano, walang casualties. 'Yun. Walang nasaktan. Wala balita ako maganda. Oh, wala namatay, walang ano. Kaso may, of course, meron pa ring pinsala yan dito na nararanasan natin yung pagbaha. 'Yun lang medyo. Pero maganda, tama ka, partner, magandang balita. Walang magandang balita 'yun. Oo, kaya lang eh may binabantay na naman daw tayo ang pag-asa natin, partner, mukhang may paparating. Dalawa daw. Ako. Dalawa daw ang binabantayan ng ating pag-asa na papasok sa atin. Bagyo, syempre. Sabi ko nga eh talaga namang panahon ng tagbagyo ngayon. Rainy season nga. Diba? Yes. Actually, partner, noong araw, hindi naman ganun. If I remember right, ano, itong panahon na to, malamig na lang eh. Pero yung panahon ng Mayo, ano, Hunyo, Hulyo at Agosto, yan talaga ang tag-ulan. Ayun, baliktad na talaga, partner. Iba na, no? Yes, kasi nga, climate change na sinasabi sila. Oh. Anyway, basta kung kayo po'y wag lamang bibitaw dito sa aming himpilan, sa aming programa, at meron po tayong mga sumbong na nakahanda po dito sa ating ating programa ngayon. Ito po yung mga sumbong at aksyon na ginawa ho ng ating palatuntunan. At mamaya ang tabayanan ang reklamo ho ng isang manong o retirado. Ito po yung 25 years in service partner na humihingi ng separation pay. Siyempre, yung 25 years na pinagsilbihan ba niya? Siyempre, hinaniningil siya ngayon. Ito ay dapat na ibigay sa kanya ng kanyang employer. Kaya humingi ng tulong sa atin dahil parang bitin. Maliit daw yung binigay sa kanya nung kanyang employer. Partner, mamaya, sa totoo lang, may singit ko lang, sorry to cut you short. Yes. Partner, meron pa tayong mga pending cases ngayon. Punong-puno ngayon ng desk. Well, technically, basically yung desk ko ng mga ganyan. Dole, LNRC, hindi na nagkandaw gaga. Mga labor-related issues. Labor-related. Yung kausap ko mga yung mga bisita, ganun din. Ganun kanina din. Kanina rin, bago ako umalis, may mga iniwan akong leg. Grupo-grupo yan, partner, grupo-grupo. Grupo sila kung pumunta. Okay, hindi ako kung paisa-isa. Hindi. Karamihan sa akin talagang usually grupo. Kasi pag ano nagtanggalan, marami yan. Isa nga pa, lahatan pa. Sige, mamaya, abantabayan na niyo po ang kabuuan ng sumbong ni Mang Gregorio at ang action po na ginawa mo ng ating programa. Samantala, kaugnay din mo niyan, limang kababaihan din ang dumulog sa atin, partner, dahil ito naman sila mga checker sa isang kumpanya. Sila rin daw ay wala ng trabaho. At dahil dyan, syempre, humihingi rin sila ng assistance sa atin na makakuha rin, makakolekta din ng tulong mula dun sa kanilang employer. Dito sa kanilang servisyo, 5 years in service, 3 years in service, iba-iba yung kanilang paninilbihan na gusto nila imasok yan man lang. No, pampuhunan ba, di ba, partner? Makapagsimula. Kaya nga, yun nga, yan ang nakakalungkot dyan. Nawalan ka na ng trabaho, nabigyan ka nga ng pera, kaso hanggang kailan, hanggang saan? Hanggang kailan yung ibibigay sa'yo. Diba? Kaya kailangan, pag may nakuha ka, paunlarin mo. Pag-ingatan mo, paunlarin mo. Pangalagaan. Diba? Actually, partner, maisingit ko na rin. Ramon Tulfo, Samaritan Foundation.
mga kababayan, ay nag-umpisa na. Yan, meron na tayong, kaya nung huli, partner, wala rin ako, di ba? Yeah, oo. Kasi meron na tayo na nakapili na Ramon Tulfo Good Samaritan Foundation ng apat na maswerteng nabigyan na ng Yan yung mga Buena Manong batch. First batch. Mali apat. Ang ang sinisikap ko nga na at least makapagbigay ako ng 3 every week. Pero ngayon, siyempre, sinusubukan ko na muna. So, para ang nangyari, once every month lang. So, bali, itong buwan na to, apat na nabigyan natin. Yes. Hopefully, by, itong November ulit, kung makakabigay ako ng mga 8 naman, dodoblihin ko naman yung numero, Pero for now, medyo nag-i-screening pa ako. Kaya kung sinong gusto pong manawagan po kayo sa kung sinong gusto magkaroon ng iNegosyo na programa na handog ni Ramon Tun, ni Kuya Mon sa, through the Ramon Tun for Good Samaritan Foundation at iFranchise, ay kayo po ay masumulat or mag-message sa amin dito sa aming page sa Ramon Tun for Good Samaritan Foundation. Why not? Sumubok kayo. Baka sakali swertehin, di ba? Mapili. Yes. Actually, pinipili ko nga muna yung mga malalapit na lugar. Parang beauty contest. Kesa naman bigyan, tatawag ako, hello, kumusta yun? Ano pangalan mo? Ibigyan kita ng 5,000, walang mangyayari doon, partner. Siyempre, yung mga qualification niyan, partner, di ba? Para po kayo ay maging karapat-dapat na mabigyan po ng hanap buhay, di ba? Yes. Siguro doon nyo lang wala kayong mga kaso sa barangay, mga pending niya. Hinihingal pa natin, partner, ng mga pulisira, sinisi ko na sila. At tanungin mo lang naman sa barangay, ito bang si kunwari si Cordapio Coloma. Baka naman mamaya may kasong rape to. Nananawagan ako, hindi pwede. Mahuhuli ko pa kayo, ha? Akala ko parang parang job application lang na may FBI clearance, police clearance, wala, medical, wala naman. Sa barangay na lang natin, barangay level lang. Of course, yung mga tanong-tanong sa kapitbahay. Background check, yan. Actually, yung unang-una ko nga napili, yung PWD na si Fatima Borromeo. Partner, may singit ko lang, may oras pa naman tayo. Siya ay nanawagan upang humingi ng tulong, hindi pinansyal. Kumbaga, nabasa niya yung sa iNegosyo at gusto daw niyang tulungan ang kanyang mga magulang. Nakakaantig yun. Dapat, actually, pwede naman ako maturn. Hindi pa sarili, no? Hindi bukod doon, hindi kanyang kapansanan upang makalikom ng pera. Napakanda ng inong tao na yung bata. Hindi niya ginamit. Ng kapansanan upang isa hindi humingi or kasana daw mapili dahil gusto nga daw niyang tulungan na yung kanyang citizen na magulang, mga senior citizen. Tingnan mo na, hindi mo ba pipiliin? Dalawa, Fatima, inborn ito, nagkaroon siya ng defect, birth defect, at up to this day, tinutulungan niya yung mga magulang niya. Minsan, naglalakad-lakad daw siya na mga kaibigan daw siya na magpapabenta ng mga goods, pinilas. Pinadadala niya sa bahay at siya daw ang nagbibenta. Marunong siya mag-sell, gamit pa. Ipi-feature natin yan siguro by next week or sa November, mag-umpisa na tayo. Ayan, sige, mamaya pa ulit, kukwentuhan mo pa kami ng iba pa, mga beneficiaries yung negosyo na yan, ha? At isa pang sumbong muna natin na tatalakay natin, bibigyan daan natin ng sumbong ng isang future teacher dyan ho sa may Mindanao. Abahaw siya ho ay dapat magtatrabaho na bilang isang guro. Pero naunsyame, akalain ko bang nadiskubre na yung kanyang pinag-graduatean na college o eskwelahan ay hindi daw pala partner registrado ng Commission on Higher Education. Pagkatapos siyang magsunog ng kilay, mag-aral ng 4 years, partner. Oh no! Malalaman niyang ganito ang kanyang kalagayan. Sige, mamaya alamin nga natin sa ang eskwelahan ito, bakit ito nagkaganon? At ang action din ho na gagawin ng ating palatuntunan dito sa kanyang sumbong sa atin.
At meron din po tayong update dun ho sa sumbong o yung sa kaso ho ng isang engineer, yung OFW ho natin na engineer dyan sa Saudi. Ito po yung inakusahan ng fake degree o fake documents daw. Eh na ngayon ho ay kasalukuyang kinasuhan at nakakulong dyan ho sa may Saudi. Alamin ho natin ano na ang sitwasyon dito, ano na ang latest. Dahil nung huli ho ay ang akala ho natin ay pauuwiin na. Dahil ang sabi daw, ang parusa lang ay deportation. Pero mukhang hindi ho yata deportation na magiging parusa pa. May iba pa, kaya mamaya. Alamin ho natin dahil nagsusumamo po ang pamilya na tulungan makauwi na si engineer dahil ho ito ay may sakit sa puso. Kaya tingnan natin kung ano pa ho ang pwede pa natin mapiga, magawa dito ho kay engineer. Alright? Sige, alright. Ang lahat na ito ibibigay natin sa kanila mga kaibigan, partner. Magbabalik pa tayo para bigyan daan ng ating mga sumbong pero mag-quickie break tayo at syempre para pasalamatan ang ating mga sponsors. Babalik ko kami. Yeah. Ang oras na pupunan namin ay alas 3:13. Tulfo, kagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Tulfo, kagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Alin at ni Kuya Moon. Programa na binuo nilang dalawang noon. Mga krimi at ang lumalya ay lahat paun. Walang mitis lahat na so we never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan, di mo nakakailangan kung mag-alilangan. Handang handa kang tulungan hanggat ikay nasa tama at wala sa kamali. At siya ang nagsitig kamay na pwedeng pwede hawakan na wala na sandali at muling nagbabalik. Isinama ang anak sa pwersa na parang nitig. Pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Oh, Tulfo ang pangalan, siya ang bago nating kakambing. Oh, Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Oh, Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. What's that? This is us at home. We played all day and swam with the shark. But the best part is this. Dad! So much to do. So much more to life. SMDC. What's that? This is us at home. We played all day and swam with the shark. But the best part is this. Dad! So much to do. So much more to life. SMDC. What's that? This is us at home. We played all day and swam with the shark. But the best part is this. Dad! So much to do. So much more to life. SMDC. Baby, I'm home. Come here. Happiest ako kapag listo at ganado siyang kumain. Happy and healthy siya sa Nutri-Chunks. Recommended by my vet.
NutriChunks is the only one with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and fortified pa with essential nutrients that help keep him strong, healthy, and happy. Listo ganado sa NutriChunks. What's that? This is us at home. We played all day and swam with the shark. But the best part is this. So much to do. So much more to life. SMDC. Alright, nagbabalik na tayo. Dito sa ating kapalatan po ng isang bumukay tulpo. At ang oras na natin partner ay alas 3. This is 7. May mga nagte-text partner eh. Kapag na inong kinukwento mo yung mga beneficiaries mo dun sa iNegosyo. Ayun. Ito may mga nagtatanong o gusto din daw nilang magkaroon ng negosyo dahil nawalan daw sila, natanggal daw sila sa trabaho. Paano ba daw? Actually, ang gagawin lang naman nila is magne-message sila doon sa Ramon Tulfo Good Samaritan Foundation. Yes. Huwag po kayong magne-message sa isumbong mo kay Tulfo kasi medyo marami ng sobra-sobra na ron. So ang ginagawa ko, kung ano yung mga humingi ng tulong, ulitin ko, hindi po pera ang ibibigay namin. Okay? Yes. Dilinawin ko po yan. Yan po, ibibigyan ko po kayo ng puhunan through Kind. At si iFranchise ang magbibigay sa inyo ng libreng negosyo. Ano po ibig sabihin? Kami po yung magbibigay ng card, ng training, mga t-shirts, mga, at lahat ng produkto. Kailangan mapaikot nyo yun, ha? Dahil may training yan, partner. May training, di ba? May training po, yes. And at the same time, yung puhunan, ay through Kind, through yung Kind, of course, yung ibebenta ninyo, yan. Basta yung ibebenta, sagot ng sponsor. Yes, yung sponsor natin. Pagkain po yung ibebenta, ha? Pagkain. Marami. May shawarma, pwede kayong magbenta ng shawarma, pwede rin kayong magbenta ng yung mga pika-pika, yung mga fish balls, yes. Squid balls, tikya, meron din noon. Meron ring barbecue kasi meron siyang barbecue. Technically para siyang food caravan at meron din siyang frozen foods gaya ng mga tosino, tapa, yun. Pwede rin kayo magbenta nung doon sa neighborhood din. Tapos sa training, sa training partner, ituturuan sila paano ito palaguin, 'di ba? Kasi yes. Hindi mo kayo basta-basta isasabak sa gera nang wala kayong alam, nang hindi alam paano. 'Di ba? Tama, sayang eh, masasayang. Sayang lang. One day in training, libre din yun. Yes. And after that, magkakaroon kayo ng awarding. Bakit nagkakaroon ng awarding? Kasi meron kayong contract kay iFranchise. Ipirma kayo. Wow. Na kayo ay, talagang lihiti mong negosyo. Hindi ito how siya ano, hindi. Yan. So isang non-profit collaboration between Ramon Tulfo Good Samaritan Foundation and iFranchise together with iGive. Yun yung counterpart naman ni iFranchise. Meron siyang talagang iGive. Through the kindness of iGive, sila magpapagawa sila ng collapsible cart or collapsible kiosk. Yan yung mga usong mga business, mga maliit na negosyo na patok. Kasi yung nakikita mo sa mga kalye, di ba? Sa tama, mga kanto. Mura pa. Kagandahan dito, partner. Malinis. Kasi tinuturuan sila ng food safety. Lalong-lalo na ngayon, may COVID. Hygiene. May food safety, hygiene is number one. Talagang meron silang certificate partner na nag-aral sila ng one-day seminar. Ganon katindi ang project na to. Hindi to basta, okay, di ba yung kadalasan partner, hindi naman sa inaano ko sila. Meron yung pagkabuhayan showcase. Tanungin mo ngayon yung tao na yun. Kung nasa na yung... Ano na yan nangyari doon sa negosyo niya? Wala. Yung may pindahan. Karamihan na, hindi ko sinasabing lahat. Karamihan na, ibenta na. Naibenta na yung tricycle, naisanla na, wala na. Kasi hindi nilalam yung yun. Tapos sinicheck niyo rin partner, di ba, kung saan yung feasibility study, kung saan mabenta, kung saan ipupwesto. Yes. Maling ang nangyayari ng partner, nakikipag-coordinate tayo sa barangay,
kung meron mga necessary permits, kung kailangan ng permit para makapag-. Mm. Tinutulungan din natin sila. Talagang lahat. Requirements, yes. Ulitin ko, walang pera na ibinibigay dito, ha? Gusto pera, pero hindi talaga kami nagbibigay. Kung gusto ninyo, sa ibang tool po kayo pumunta. Ayan, salamat, salamat dun sa partner natin dyan, sa sponsor natin sa ating program yan. Papasalamat pala ako kay Krisha Ann Tanabe of iFranchise for making this dream of mine or ours a reality. Kasi kung hindi dahil po sa kanya, hindi po tayo magkakaroon ng negosyo. At of course, sa Ramon Tulfo Gonsamantan Foundation, salamat naman sa mga na pumili sa atin na humingi din naman ng tulong. Mm-hmm. At sisikapin po namin, one more thing. Inuuna ko muna yung sa NCR para mas malapit. Kasi yung mga malalayong lugar, siyempre kailangan yung personal na pumunta dito. Mahirap pumiyahe. Pero kung bukas ng at magkaroon ng one, madali nang i-arrange yan. Yes. So antay-antay lang muna yung mga nasa probinsya. Nag-umpisa muna ako sa NCR hanggang Region 3. Yan. Hanggang Region 4A yan. Mga malalapit lang. Mga kaya. Alright. Good luck. Good luck dyan, partner. Ha? Good luck sa'yo. Gusto ko lang muna ipanawagan bago tayo magdala-daretso sa sumbong natin. Yung po nag-email sa amin na si Marianila Basmayor. Ayan, kung nakikinig ka, Marianila, kasi hindi ka nag-iwan ng contact number mo, interesado kami dito sa sumbong mo. Gusto ka namin tulungan. Kaya makipag-ugnayan ka ulit sa amin. Kasi in-email na kita eh. Nag-email back ako sa'yo. Nangihiya ako ng contact number mo. Ayan, si Marianila Basmayor. Ayan, makipag-ugnayan ka sa akin. Hanapin mo lang ako si Aline. At ganun din si Marites Garcia ng Caloocan City. Ayan, nakuha ko na yung email mo, yung iyong sumbong. Hindi ka rin nag-iwan ng contact number o mga kaibigan, kaya ako ganun. Pag nag-i-email mo kayo sa amin o nag-communicate through Facebook, bigay nyo na po yung contact number sa ninyo. Kasi tatawagan po namin kayo para magkaroon tayo na ugnayan, ha? Dito ko sa inyong mga kaso. Anyway, yung reminders mo muna, partner, bago ako dumiretso. Ito ang tipid tips or tip of the day. Ang alam nyo ba na bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente? Makuryente kayo niyan. Delikado po yan dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o ng kahit na anumang istruktura na malapit sa linya o tore ng kuryente ay mahigpit pong ipinagbabawal. Siguro naman yung mga area dyan, alam nyo yan, ha? May kaukulan parusa ang paglabag po dito. Pagkakakulong ng hanggang 12 taon, sino man ang mahuhuli, at kasama pang multa na hindi bababa sa 50,000 pesos. Kaya makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong mga lugar at saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Ayan, thank you. At pinapaalala ulit natin sa kanila, partner, tayo ay napapanood nila. Diba? Napapanood nyo kami ng live. www.facebook.com/DZRJ810AM. Sa YouTube, paki-subscribe, please touch subscribe RJ News PH at Radio Bandido. Ayan, mapapanood din kami sa Sky Cable Channel 224 at Digital TV Plus Boxes Channel 25. Nag-iiba-iba ko yung channel, ha? Tignan nyo rin. Kasi hindi ko maintindihan, baka depende sa block box partner eh. Sa atin dyan, Channel 18 tayo, 18. Oo, dun sa iba yata 25, dun sa iba rin. Kaya hanapin nyo na lamang. No, kasi kasi wala naman dito nakita, sabi nila. I-check niyo lang, isa-isa niyo scan niyo lang yung inyong channels na inyong mga TV, ha. At ang aming hotline po 0998-792-6304. Ako po may hawak niyan. At ang hotline ko naman. Ang hotline ko naman ay Smart 0968-228-2773. Kaya Kapitana Desa naman ay 0998 792
7179. Ayun. 7179. Kay Angel Viola naman, 0936-933-0811. Ayan. Parang bingo lang. Ayun. Alright, sige. Unahin na natin, partner. Itong sumbong. Unahin natin itong sumbong ni Lolo. Ni Ma'am Gregorio Retuta ng Quezon City. Matagal siyang namilibihan, partner, bilang isang assistant o yung sa isang Greenwood Commercial Inc. Ayan, Greenwood Commercial Inc. Siya po ay simula daw noong 1995 pa daw siya nagtrabaho dito. Pero siyempre nalulungkot po si tatay dahil after 25 years siya daw po ay illegally o terminate, tinanggal daw po siya sa kumpanya ng kanyang amo. Kung bawal po yan. Kaya malungkot si tatay. Kung pa ito, narito, pakinggan po natin ang kanyang hinaing. Yung nagreklamo dito, pera mo ng tulpo, nahingi ako ng tulog para sa mga problema ko. Trabaho ko po, wala rin trabaho ko. Di-deliver, pusan ako sa banko, pusan ako sa bayad center. So in short messenger ka, helper? Oo, oh, ganun mga ako. Saan ko pa sa Greenwood Commercial Incorporation. Kailan ka pumasok dito sa Greenwood? 1995. Pusan na lang nila ako, tinanggal. Ano daw dahilan? Hindi ko po alam man kung anong problema nila sa akin. Baka pinag-isaan nila ako sa trabaho. Kailan ka matinanggal? Doon lang lockdown lang, ma'am. Uwi na lang daw ako sa probinsya. Ganun sabi niya sa akin. Ang hiningi ko lang, ma'am, bayaran na lang nila ako na ang tama talaga. Kasi tagal ko na dyan sa trabaho talaga dyan. Dyan na talaga ako nagka-uban dyan. Yan. Diyan na rin tinubuan ang puting buhok. Si Gregorio. Hindi ko sasabihin yung puting buhok doon sa ano. Basta inuban. Ayun. Diyan na daw inuban si Ma'am Gregorio sa trabaho niya bilang helper all around. Helper all around na naging trabaho po ni Ma'am Gregorio dito sa Greenwood Commercial. Kaya nagtataka siya. Dahil ba daw sumatanda na siya? Kaya siya tinanggal? Yan mo yung inasasama ng loob niya. Malakas ka naman doon siya. Sabi niya, kaya pa niya magtrabaho. Oh, pero kung ayaw na daw sa kanya, hindi naman daw niya pipilit ang sarili niya. Pero masama ang loob siya pwede tatay. Kaya tinanong mo natin. Kasi siya hindi niya alam ang dahilan eh. Wala na daw siyang ginawang kasalanan. Kaya tinanong mo natin sa management, kung ano nga ba ang dahilan at bakit sinesarte itong si Mang Gregorio. Narito po ang naging paliwanag ni Miss Tina Bungalos ng Greenwood. Narito po. Household siya. Wala naman talaga siyang magagawa ngayon sa bahay. Yung boss ko, mga senior na sila eh. Nagko-commute yan, ma'am. So, di ba? Hindi naman pwede magko-commute siya. Papasok siya dito. Paano yung, di ba? Ano tayo ngayon? Yes, ma'am. Opo. Kaya ang sinadya sa kanya, kumbaga bibigyan siya ang pang-probinsya, ganun daw ang sabi. Pamasahe. Pero hindi naman pwede yun. Hindi mo pwede i-wave yung euro. Oo. Hindi ko alam yung gano'n nangyari sa kanila eh. Kiniklaim niya dito sa amin, ma'am, pinwersa daw po talaga siya na papirmahin. Hindi naman, ma'am, ang pagkakalam ko naman sa pasko. Hindi naman, ma'am. Doon. Parang nahihirapan. Ay, doon lang mahirapan na rin si Mang Gregorio kasi nagko-commute siya daily. Mm-hmm. Siyempre, pandemya partner. Ayaw rin nilang mapahamak, makakuha ng sakit si Manong. Siyempre, wala sa trabaho, sa uwi, yung mga ganon. So, pinagpapahinga na nila. Si Mang Gregorio. Pero kung sige, yung papahinga, dapat naman daw ay bayaran ng katumbas yung kanyang pagnilbihan ng 25 years. Kaya yan ang minungkahin natin sa management na bigyan naman ng panimulang pang negosyo. No? Kung hindi na talaga magkatrabaho si tatay, pang negosyo man lang panimula ang kaya yung dapat nila ibigay naman dito sa matanda. Di ba? Ay, nako. Narito po.
Dapat kasi naghingi ka muna ng advice, hindi kayong pirma ng pirma lang. Ngayon nga, mali sa akin. Kung ang maintindihan nyo, kung nanginit lang, pirma lang ako ng sir. Sabihin niya kasi kung ano daw, bumalik ka na lang daw dito, babayaran ka na lang daw ulit kung ano yung kulang mo. Ayun, kasi partner, ang binigay lang sa kanya ng amo niya, 15,000 pesos. Uh-huh. Eh, sabi, para may nakapagpat. Pumirma kasi siya, basta lang siya pumirma, tinanggap niya. Pag-uwi niya ng bahay, doon niya na-realize, siguro nagpapak na paywan siya ng pamilya niya. Ito lang, 15,000 lang, yung 25 years kong paninilbihan. 25 years. Oo, tapos 15 mil lang iwi niya. Eh, may mga pinapirmahan daw sa kanya, kaya lang sabi niya, hindi niya kasi naintindihan kung ano yung pinirmahan niya, basta pumirma lang siya. Ay, nako, yun ang nakakainis niya. Oo, kaya kinlaro natin dito sa management ng Glenwood. At sabi naman ni ay, sabi naman daw ng amo partner, bibigyan, dadagdagan, pabalikin daw sa kanilang tanggapan itong si Mang Gregorio at iaayos. Siguro magkukumpute sila kung magkano talaga yung nararapat. Sabi ko nga, para maging maayos eh, pwede namang konsultahin ang mga taga-dole para doon sa tamang computation. Di ba? Para hindi naman lugi ang isa't isa. Di ba? Iyon. So, si Manong eh, babalik doon. Sabi niya, babalitaan daw niya tayo kung ano yung magiging resulta doon sa pagbalik niya doon sa kanyang employer. Hopefully eh, makakuha naman ng sapat. No? Yeah, man. Yung nararapat naman. Yung nararapat yun naman ang talaga dapat eh. Yes. Biro mo 25 years partner, Diyos ko Lord. 25 years. Eh yung 15 million kulang yun sa pangnegosyo niya. Tama. Diba? O yan. Sige. At i-update mo natin, follow up po natin yung case na yan. Samantala, dito tayo sa sumbong naman ng limang dalaga. Actually, hindi na dalaga ito pala rito. Limang kababaihan, sila po ay pabaw mga checker o office staff. Mm-hmm. At sila po ay nagreklamo dahil katulad din ng iba, partner, nagtanggalan ng mga empleyado, itong limang ito ay kasama sa mga natanggal. Sila ay nagtatrabaho sa New Star Shopping Mart. Diyan daw yan sa Maya, Valenzuela City. Mm-hmm. Eh, sabi nila, siyempre, tinanggal sila, eh, wala pa man lang bang ibibigay na separation pay din. Sig, di ba ganun ang palagi ang daing ng mga kaubayan natin, partner? Diba? Ang hindi ko maintindihan, nasa batas naman yan. Hmm. Diba? Ang Article 283, di ba, nagsasabi ngayon, kung magre-retrench ka, yeah, ito, siguro naman, alam nila to. Mm-hmm. Article 283 ay nagsasaad na kung magre-retrench o kung ano man ang gagawin mo pagbabago at kailangan mo magbawas ng tao, kailangan mo silang bayaran. Yes. Baka hindi nila alam yung unemployment benefits sa SSS. Pag hindi mo binigay yun, criminal yun, ha? Correct. Mm-hmm. Ano ba ito, partner? Hindi ba nila alam yan? Buti ka pa, partner. Alam na alam mo yan. Ikaw ang nagturo sa akin yan, eh. Ha? Kung hindi mo alam, pwede kang magtanong naman, di ba? Magtatanong ka. Para hindi ka naman makapag-agrabyado ng kapwa mo. Yes. Pwede mo naman silang pakiusapan eh. Yes. Na kaya nagtataka nga itong limang kababaihan ito, bigla na lang daw silang hindi binigyan ng schedule o hindi binigyan ng trabaho na dapat ay papasok sila ng mga araw na yon. Narito, pakita natin ang kanilang sumbong. Biglaan na lang po kami, nawalan ng pasok sa pinapasukan po namin trabaho. Tapos sinabihan po kami, i-update na lang po kami. Pero kami po, update po kami ng update. Tapos, hindi naman po sila sumasagot sa mga text namin or tawag namin. Hanggang isang araw po, napilitan na lang po kami na, nag-decision po kami lahat na pumunta sa pinapasukan namin company. Tapos pagdating po doon, gusto po namin kausapin yung HR, kaso po hindi po kami nilabas. Ang kumausap po sa amin yung ma'am guard, ang sabi po sa amin, dumirek daw po kami sa agency. Ngayon tong agency po, pinuntahan namin. Nang nandun na po kami, hinarap kami ng Wilfreda Abilyarta, yung mahawak sa agency ma'am. Ang sabi daw po ma'am, ba't daw po magtatanong, sabi po sa amin, hindi daw po nila alam kung bakit wala kaming pasok.
Tapos ang sabi po namin sa kanila, ang sabi po ni HR sa amin, sila daw po yung nakakaalam kung bakit wala kaming pasok. Kumbaga mang nagtuturo-turuan na sila sa amin. Pasapasahan na lang po kami. Ilang araw kami pabalik-balik po sa kanila. Yan, nakikita niyo po dun sa video yung mga limang babae nandun po sa aming conference call habang sila ay ini-interview. Bigla na lang daw, sabi daw partner, pahinga muna, ganon. Tapos wait lang, bibigyan, tatawagan na lang namin kayo para sa schedule nyo. Tagal-tagal, wait lang daw sila ng wait. Follow-up ng follow-up. Guys, kung kailan partner, sila papasok, wala naman daw yung feedback. Oh. Partner, sa totoo lang ha, na tayo nag-umpisa ng Agosto. Umupo ako rito sa upuan ni Kuya Mon, na sumbungan ni Kuya Mon na original sumbungan ng bayan. At yan ay araw-araw at pare-parehong istorya. Correct. Pababalikin, hindi na lang ibigay. Bandang huli, pag tinawagan natin at nagkaroon ng konting mediation, saka ibibigay. Ayan. Grabe. Nagtataka lang itong limang kababaihan partner na hindi naman daw sila kasi dinaretso kaagad. Basta pinaasa daw sila na sabi bibigyan pa ng schedule. Wala naman daw. Kaya ito yung mag-follow up daw sila, ala pa rin. Kaya nga naisipan na nalang pumunta doon sa kumpanya o doon sa agency nila. At doon pa nila nalaman na tanggal na pala si Sante na pala sila. Sabi sa usapan nila. Sige, narito pa po kapag kapatuloy ng sumbong. Ang gusto lang po namin, kung tinanggal talaga nila kami, bayaran nila kami ng tama sa ilang taon namin sa kanila. Kaso po, ang sabi po sa amin, huwag daw po kami magbilang ng malaki na matatanggap kasi wala daw pong kwentahang mangyayari. At kahit daw po lumapit kami sa Dole, marami daw po silang kakilala sa Dole. Tapos kung kayo lang nagpandemya, ma'am, dun nila naisipan na ganun, natanggalin yung isa sa amin. Tsaka ma'am, dagdag ko yung mami sa mga benefits namin na pinaglalaban ni agency na kinakaltasan po kami. Kung ma'am, kung kinakaltasan kami ma'am, tutuusin dapat ma'am, meron kaming natanggap na subsidy galing sa SS. Pero wala kaming subsidy na natanggap. Hindi po kami qualified. Sino may sabi? Yung agency mo. Kaya ma'am, ang ginawa namin, nag-verify kami. Nang pinerify namin ma'am, nagulat kami. Ito ma'am yung copy. Walang mga hulog. Yan, no, kita mo, may ebidensya itong mga workers natin. Mabigat. May mga pinapakita yung tungkol sa mga benefits, kinakaltasan sila. SSS, Pag-ibig, PhilHealth. Noong nag-verify sila partner, nako, ala naman pala daw hulog. Nako. Yun na, sinasabi mong kaso, criminal case to. Pagkaganyan, hindi lang kinag-re-re-re-meet. Yun nga, partner. Akala siguro nito napawalang kumpanya na ito. Hindi naman nakata. Pero akala siguro nila, walang criminal liability. Evidence na nga yung pinapakita nila. Nalalamang itong mga kumpanyang katulad nito. Kaya naman, syempre, hinahabol ulit itong mga manggagawa natin maliban doon sa sinasabing nakakagulat na pagtatanggal sa kanila o yung mga benepisyo ay wala rin. Tapos siyempre humihiling sila na bayaran din yung kanilang naging serbisyo dito sa kumpanya. Kaya ako narito po ang napagkasunduan. Ano po, yung si Kumita, 19,000. May 16,000 sa kababang na lang, 13,000. Mapulaan naman po kasi ako underpaid sa kanila, ma'am. Hindi po po sila. Kasama na ba yung 13th month pay? Opo. At isi ko po sa payroll, ma'am. Kasi wala naman ako itatago sa payroll. Wala naman po ako problema sa kanila. Sila po yung problema. Kaya sila po talaga yung pumunta in the office ko or sa municipio ulit. Mas maganda po. Iplastada po po lahat yung payroll para makita po nila. Ngayon ano ding ba? Araw na to? Opo. Ngayon po. Pwede po ako pumunta kagad ng uli. Sige po, ma'am. Willing naman po ako. Okay. Sige po. Ganun, hindi po yan pinapabayaan talaga. Okay. Mga sige po, thank you. Tayo na lang po sa office. Yan, si Wilfreda yan, no? Wilfreda Villarta, yung sa kanilang Venice Lobby Manpower Agency. Venice Lobby, Sabi niya, wala naman itong problema, willing naman sila magbigay. Sus! Kung hindi pa tayo tumawag. Walang ganun, di ba?
Ako eh. Sabi nga ni Kuya Mon, ano daw yun? Echos! Charing! Puro ka-et. Oo. Pero mo kung talagang willing sila, hindi na para pumunta pa sa isang bumo kay Tulfo yung mga taong yan. Yun nga ang sinasabi ko. Hindi na para makarating sa atin eh. Oo. O, itinan nyo. Eh, kung binigay nyo na yan, hindi kayo napatulfo. Diba? Oo, ngayon eh, isa-settle. Isa-settle daw sila. So, nagpunta na to, no? Itong mga ito, magkikita-kita sila. At ayos na lang, paid na ba? Paid na pala, bayad na pala, alegrado na pala itong mga to partner. Pero siyempre, hindi para pareho yung mga nakuha ng bawat isa. Kasi siyempre, i-ano mo yan doon sa tagal ng servisyo. Yes. Sa computation. Really? Ayan. So, dahil sa areglado na, ito ay ayos na pala, sabi na settle na daw ng agency. Narito po kung paano at pa ang kanilang reaksyon. Naku, ma'am. Sinausap po kami sa sikta. So, may tingin naman po kami sa sikta na agree kami na tinanggap namin ng bayad sa okay na rin po, ma'am. Kasi, tagal na rin po kasi tinanong na lang namin para makapagsimula kami ulit. Siyempre po, isa po yung sikta dun po. Pero kahit gano'n, tinanggap na rin po nila ay sa po, di ba po, nawala silang matanggap. Okay naman po, ma'am. Kasi kahit sa pangin po, ma'am, ano, matawagan sa kang makausap niyo po yung pangkat na asilistik. Opo. So, maraming salamat. Yun. You're welcome. Sabi yeah. na natin dito sa mga manggagawang ito. Natanggap na nila. Okay na yun. Areglado na sa kanila. Kahit na medyo may mga konting problema. Pero ayos na daw yun. Maliit na bagay na lang naman daw. Kesa magtagal pa. Diba? Ayan. So, ayos na. Nagpasalamat na itong mga workers natin. Samantala, ito. All the way from Mindanao, partner. Yes. Sa Sarangani. Ayan. Nakuha natin ang reklamo ni Ivy Marianito. Siya yes. ay education graduate. So, magti-teacher. Itong si Ivy. Yes. Siya po ay nagtapos ng kanyang education sa Southern Philippines Academy College dyan mo sa may Alabel, Sarangani Province. Ayun. Oh, Pacquiao ano? Pacquiao Territory. Ngayon, partner, syempre nag-apply siya bilang teacher sa high school yata, sa public school. Ang sabi niya, may appointment na siya from DepEd. Pero nagkaroon ng problema. Sige nga, pakinggan natin kung ano ho naging problema dito sa future teacher na si Ivy. Sahay po ako, tapos higyan lang lahat na ho yung assignment order po. Hire ka as what? Permanent teacher sa DepEd Sarangani po. Tapos tinatawag nila ako kasi yung alma mater ko daw hindi daw registered sa CHED Region 12. Ano po yun? Southern Philippines Academy College pero Bangsamoro University na po sa ngayon. Doon ka nag-graduate? Yes po. Para, ano po kasi yun? Parang branch lang po kasi dito sa Alabel Sarangani po yun. Yung main talaga doon sa Datukyang. Anong course? Ano po? Education po. Kailan ka nag-graduate? 2016. After ano po, nakapasa ako ng board exam, syempre nag-apply. Then, nakapasok ako sa RQA, tapos, ayun, nabigyan ako ng item. So, pag ano, mga, sana first day of service ko sana, bigla nila akong pinatawag ng assistant superintendent ng DepEd Sarangani. Ano daw, yung school, yung alma mater ko, hindi daw registered ng CHED Region 12. Naku, yun ang masakit, partner. 4 years siyang nagsunog ng kilay. Nag-aral mabuti. Kapag-graduate, tapos malalaman niya, hindi rehistrado yung eskwelahan niya ng Commission on Higher Education. Yan. Mario Sep. Meron namang iba na hindi aral-aral, pero hindi pala rehistrado doon sa eskwelahan. Oo. Ang laki na panghihinayang. Takang-taka rin daw itong si teacher, itong si Ivy. Paano nung nangyari yun? Sabi niya, eh pangatlong batch na siyang graduate ng eskwelahan nila.
As pala, nila part na nag-specialize sa PolSci, political science, at saka education. May mga nakapagtrabaho na raw. Pero bakit yung batch niya, sa term niya, nagkaroon ng problema? Yan, sabi niya, eh, gustong-gusto pa naman daw niyang magkapagturo dahil yun ang kanyang pangarap since bata pa siya, ang maging isang guro. Yun. Oh. Ano ba yan? May mga pangarap pa. Eh di ba, in demand kayo ng teacher partner, di ba? Tama. In demand kayo niyan. Lalo at ang mga gusto niya partner sa public school. Magturo, manilibihan. Pero mukhang ano ba daw itong mangyayari, sabi niya. Sige ba, narito, papatuloy natin ang kanyang sumbong. Nagpunta ako sa Red Region 12, ma'am. Tapos, ano, wala naman, hindi talaga, wala talaga ang left doon kasi sa Bangsamoro yun naka-register. Tapos yung schoolmate ko po, na doon po sa Alabil niya, sa branch po nag-aaral, na-hired naman, pero hindi siya teacher kasi yung course niya is, ano, political science. Nag-ano po ko sa admin ng Dep. Sarangani, sabi niya, dapat magsulat ka ng ano para formal daw, ano, formal daw yung pag-ano ko sa kanila. Yun po, tapos may PRC license naman po ako. O pala naman eh, so anong sabi ng ano? Anong sabi sa'yo ng DepEd? Oo, hindi na registered talaga. Hindi mo ba alam na hindi registered yung school mo? Pero until po, ma'am, na, may ano man, open man yung school namin. Hindi talaga na ako in-hired, hindi na lang tatanggapin yung from that school. O, di bumalik ka ba dun sa school mo para ayusin yon? Oo, sabi naman ng president ng school namin, dapat sampahan daw ko ng, sampahan daw namin yung nag-hold ng ano ng assignment order ko ng administrative case dahil hinuhold niya yung assignment order ko. Hindi nila recognized partner ng Department of Education yung eskwelahan niya. Kahit graduate pa siya. Pero nakapagtataka ha, nakakuha siya ng PRC license partner. Sige, i-ano na lang natin. I-backtrack natin. Kunwari, yes. Nung una sila nagtayo ng eskwela, paano sila nakalusot? Yun nga, nakakapagtaka. O, diba? O, what in the bureaucracy na nangyari? O, saka-sakali? O, ang sinasabi niya, tinatanong ko sa kaya, paano nangyari yun? Na hindi rehistrado yung school mo. Yung school niya kasi partner, nanan sa Alabel, Sarangani, branch lang daw yan. Okay. Yung main school talaga, ay naroon sa Dato Piang, Maguindanao. Kahit na, nevertheless, hindi dapat. Yung main school daw, ito yung registered sa CHED. Oh. E bakit si main school registered, bakit yung branch hindi? Diba? Oo, oh, ba't hindi na lang pinagsama na i-rehistro? Correct. Nako, narito pa, pahingan pa natin ang hinaing ni Ivy. Ayan. Yeah. School na ganyan dito sa Region 12, ma'am. Ang main school daw yung nasa may Dato Piang. Kumbaga, we are not informed or kung meron man, we are not informed na may branch sila. And itong particular teacher, meron na siyang item for DepEd. Na licensed teacher na rin siya. Biglang hinold yung kanyang appointment kasi they found out hindi daw authorized ng CHED itong school niya. Ng CHED Region 12 po. Pero yes. I don't know sa CHED Maguindanao or CHED Barm or ARM. Sa ARM daw, registered. So doon sila registered, ma'am, not in Region 12. Silang license to operate dito sa atin. Ano naman ang basis ni DepEd na sinasabing hindi recognize ni CHED Region 12? Kung ang nakalagay doon, ma'am, is CHED Region 12, hindi talaga siya registrado. Pero kung CHED Region ARM, ayun, meron naman talagang spa, pero not in Alabel, but in Dato Piang. Nagiging grounds yon para hindi nila tanggapin yung teacher? Yun na nga, ma'am eh. Dapat may proof din sila na ano, kasi kung spa naman siya, meron naman talagang spa na nag-exist dyan sa barn or art. Yun, so parang may conflict doon, partner eh. Registrado sa ARM, sa ARMM. Yes. Yung school. Oh, pero doon sa, yung sinasabi sa Rangani, hindi. Sa regional office, registered. Okay. Oh, so parang, eh parang sabi ko po, di ba pwede konsiderasyon na lang? Di ba nabigyan na lisensya si teacher eh. May PRC license eh. Oh. Di ba pwede i-accredit na lang? Inupo.
Pinupolitika pa yata siya. Ayan ang sinasabi. Ang kausap po na yan kanina, partner, ay ang taga-regional direct, yung regional director mismo ng Commission on Higher Education, si Director Jocelyn Santos Sildes, na hinihinga natin ang payo kung ano ang dapat gawin, paanong remedyo para makapag-trabaho si Ivy at maging legal yung kanyang pagiging isang teacher. Oh, narito pa po ang naging sagot ni Director Santos Sildes. Sayang yung panahon, yung taon at yung pera ng mga bata. Sa part ng mga bata, mga estudyante, siguro hindi natin sila ma-blame, hindi nila alam. Tapos ito naman si school, alam nila na hindi sila authorized, niloloko nila yung mga bata, kawawa naman. No. So, alam hindi ba pwede i-accredit yun ng CHED, CHED Regional Office? No, ma'am. Unless mag-seek ng ano na mag-apply sila for opening of school sa ano in our area. Ay, sabihin ko dun sa estudyante, dun kay teacher, pumunta dyan para ipakita yung mga dokumento niya. Oo, pwede. Mag-written complaint siya, site niya doon, saan yung school, saan yung address. Kausap ko na yung regional office ng CHED. Punta ka daw sa office niya, dali mo yung mga documents mo para ma-inspect na rin daw nila yung school sa Alabel kasi hindi nila alam na merong ganyan. Oo. O, tapos dali mo yung mga dokumento mo. Kung ma-okay na ba, pwede na ako makapag-. Ayun, titignan niya yung mga dokumento mo. Tapos kung magkakandak din sila ng investigation. Thank you, ma'am. Uh-huh. Sige, ma'am. Thank you, ma'am. Yun. So, sana partner, magawa ng paraan. Sayang naman. No. Hindi lang siya actually eh. Hindi lang si Ivy. Kasi marami sa batch sila. Sa batch daw nila, 20-something. 20 plus silang nag-graduate. May polsay pa. Oh, ano ba yun? Oh, yun? Abogado pa sana yung mga yun, di ba? Abogado, isang politician na matino. No, hindi trapo, di ba? Di ba? Yung kung magiging hindrance sa pangarap nila yung registration ng eskwelahan nila, eh sana iayos. Eh, yun yung pamunuan ng school, dapat eh alam yan, iayos yung kanilang registration. Pag-aari pa naman daw yung partner ni Dr. Sulaiman Sandigan. Yan ang presidente ng SPA, ang tawag sa school nila SPA, Southern Philippines Academy. Aba, SPA! Maganda yan, Doc. Maganda yung acronym. Yes. SPA. Acronym. Ayan. So, ito pong kaso po ni Ivy ay follow up po natin. Tingnan natin kung ano magagawa na isumbo mo kay Tulfo para ma-credit lang at maging legal na yung pagiging guro niya, magiging teacher para hindi naman nasayang ho yung kanyang pinag-aralan ng 4 years. Ayun. Partner. Yeah, sana ay mapagbigyan tayo at follow up po natin ito. Bibigyan mo namin kayo ng update sa status ng kaso na ito. Ayan. Partner, may singit ko lang. Next week, ang tabayanan ninyo, ha, mga kababayan. Ano, mabibigat ang magiging mga ano natin, ang lineup natin sa mga kaso natin, mga scammer, multi-million peso scam. At sa ibang bansa, mga lokal, magbibigay kami ng mga pangalan at magbibigay tanong, mga litrato at saka mga detalye kung sino para abantabayanan ninyo nasa mga wanted list. Yan. Yan ang mga tatalakayan natin na-uuso next week. Nauuso rin yan, partner. Nauuso, mabigat. Yes. Yeah, yung mga nakukuhanan ng pera dyan, yung mga nitrile gloves, medical equipment, yung mga bigas. Nako, ilalabas natin yan kung sino-sino yung mga sindikato na yan. Ayan, sige. Kaya, mga biktima natin. May mga biktima pa dyan, lumutang na, pumunta na sa atin. Pag nalaman nila kung sino, more the more, no? Mayroon pang lulutang. May mga foreigners pa tayong mga nakapanayam, talagang mabigat, masaya itong abangan nyo yan next week. Alright, partner, paano ba yan? Time's up na tayo. Susunod na po ang programa ni Kuya Jimmy Moraton. Tabayanan nyo ho. Maraming salamat sa inyong ginawa pagsabay-bay ho sa amin. Bukas po ulit isumbo mo kay Tulfo. Ako po si Aline Ferrer. At ako naman po si Bon Tulfo na nagsasabing, maging kasagutan tayo sa dasal ng ating kapwa upang ang mga dasal naman natin ay matugunan at pabigyan ng kasagutan. Magandang hapon po. Bye! Pinoy, mabuhay ka! Bon Tulfo, tagapagtanggol ang lahat.
ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isupong Google Tulfo siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Tulfo, nagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isupong Google Tulfo siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Alin at ni Kuya Moon. Programa na binuo nilang dalawa na poon. Mga krimen at anumalya ay lahat baon. Walang witness lahat na so we never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan, di mo nakakilangan. Kung mag-alilangan, handang-handa kang tulungan. Hanggat ikay nasa tama at wala sa kamalian. Siya ang nagsitig kamay na pwedeng-pwede hawakan. Na wala na sandali at muling nagbabalik. Isinama ang anak sa pwersa na parang nitig. Pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bold Tulfo ang pangalan, siya ang bago natin kakambi. Bold Tulfo, nagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Tulfo, nagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. What's that? This is us. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.